Okay. Punto por punto. Mayroong tumawag sa akin, member ng Vanguard of Democracy, na kung saan, usaping barangay ito, no? Na kung saan, kaibigan yung mga barangay official, kamag-anak, kaibigan niya. Pero itong palapit na election, dahil lahat yata ng barangay ka, halos busy na. Yung mga kapitan na nakaupo, busy rin. Busy rin magpakita. Pero nung bago mag-election, nang hindi pa natunog ang election, hindi nagpapakita. Ngayon, nagpaparamdam na. So, anong ibig sabihin? Kung panahon lang ng election, magpaparamdam ang kapitan. Sana lagi mag-election para lagi magparamdam yung mga kapitan. I'm sorry ha, wala akong intention na tamaan kayo. Pero kung kayo na yun, sorry nga, kayo talaga tatamaan nun. Pero kung hindi kayo tatamaan, pasalamat kayo. Kasi ulitin ko na magkakaibigan sila eh. Pero palapit ng eleksyon, dahil nakita niya na walang nagawa at nakurap pa yung pera o project, ang nakita niya yung isang na nagbabalak tumakbo, lumipat siya. Mula doon, hindi na siya binabati raw. Bakit ganun, mga kababayan ko? Kung ang paniniwala mo, ito yung karapat-dapat, ayaw mo siyang pigilan. Kung ito ang karapat-dapat para sa iyo, hayaan mo siya. Go ahead. Ano? Go ahead doon sa mga gusto ninyo. So, may karapatan tayo. So, huwag magtampo, huwag magalit. Huwag magbangayan. Barangay lang yan, magkano lang yung sweldo nyo? Ha? Bilang isang kapitan, 30,000 lang eh. Ha? More or less. Eh, mas malaki pang sweldo ng police patrolman eh. Mas malaki pa. At di mag-pulis na lang kayo, mas malaki pa. Wala ka ganong responsibilidad. Ha? Kapitan, ang daming responsibilidad. Yung kagawad, ganun din. Mga 25,000 siguro. No? Sus ko. Ano bang hinahamol natin sa barangay? Eh, ang litang sweldo. Tapos gagasto, for example, 30,000. Okay. Times 12. Ano? Times 12, 30,000. So, more or less, 360,000. Ano? 360,000 ang sweldo mo sa isang taon. Ngayon, times 3 uli. What I mean, sabi na lang times 3. 3 years. So, 300 times 3. 360, 10,000, more or less 1 million. 1 million in maybe 1.90 million. Ano? 100. What I mean, 1.90 million ang sahod mo sa loob ng 3 taon. So, yung iba, lumalampas sa 5 million ang gastos nila. O sabihin natin 2 million. Eh, para bang, kaya pakisagot nga, bakit naghahabulan sila, nagpapatayan sa barangay?
Eh, napakahirap ng trabaho ng barangay. Ha? Ang trabaho ng barangay ay dapat lagi kasalansangan. Kasi ikaw ang frontliner ng gobyerno. Ikaw ang lagi nakaumang sa eskinita kung anong problema ang lahat ng problemang bansa. Ikaw ang huling gobyerno ng ating national government. So napakalikian. Lahat ng problema sa barangay, responsibilidad mo. Komunista man yan, kriminal man yan, terorista, responsibilidad mo. Ha? Because that is your territory. Ngayon, sabi mo, eh, tanod lang yun sa amin. Siyempre, pag tanod, ang kaharap niya lang, yung mga Marites at saka yung mga nagbabasag ang ulo dyan, yan yung trabaho ng tanod. Pero kung terorista, NPA, ay di i-request mo na, hindi, sir, for info, mayor, o station commander, o platoon sergeant, sergeant, o sir, kailangan namin ng tulong mo. Ha? Kung humingi ka ng tulong at walang nag-response ay kapitan, may kasalanan na yung hiningan mo. Either si mayor, either si police, either si military. Regarding security yung sinasabi ko, ha? Hindi kasama ang DPWS at saka hindi kasama yung DOH. Ang pinag-usapan ko lang security. Kasi more on security ang sa inyo. Siyempre normal kahit pa paano yung health. Pero secondary yan kasi malaking kwan yan eh. Kumbaga usaping bayan yan. Pero yung peace and security, ikaw ang last element ng gobyerno. So sa iyo lahat yan, ikaw yung magre-report. Mag-report sa sundalo, mag-report sa police, mag-report sa mayor. Kung ayaw mo sa sundalo at police, sa mayor. Doon ka mag-report kasi yun ang boss mo. Kung kontra partido, isa tabi mo na yung partido. Ang pinag-uusapan dito, seguridad ng iyong barangay. Napakahirap ng trabaho. 30,000 lang more or less sa sweldo mo. O di naman sweldo, tinatawag. Honorarium, wala kayong sweldo nga pala. Wala kang sweldo. Honorarium. Parang insentibo nyo lang yan. Walang sweldo. Pero bakit gusto nyo? Anong mayroon ba? Pakisagot nyo, hindi ko na lang sagot. Para maglaro ang isip nyo. Ano? Nagpapatayan. Nagbabayaran. Ano ba yan? Pag, tandaan nyo, ang isang kandidato pag nagbayad, walang gawing matino yan. Tandaan nyo yan ha. Pag nagbayad, ang isang kandidato, walang gagawing matino sa kanyang pangarap na pwesto. Magmula presidente hanggang barangay captain, pag nagbayad ka sa botante, walang gagawing matino yan. Tandaan nyo yan. Kaya ang may sala pa rin dito sa mga kurap, sa mga inutil na nasa gobyerno, ang mga botante pa rin. Sa inyo pa rin nagsimula o sa atin nagsimula. Pero hindi naman ako bumubuto ng tanga eh. O inutil eh. Hindi rin ako bumubuto ng matalino na matalino nga, pero magnanako naman. Dito na lang ako sa mahina, pero may pusong pamayanan o pambayan. Dito na lang ako. Kasi may puso, kukuha siya ng magaling-galing na tutulong sa kanya. Kasi bakit ko alam yan? Kasi halimbawa, kung ako ang naging kapitan, ano, at hindi ko alam yan, kukuha ko ng mas magaling. Yung sweldo ko, kung kulang yung kanyang allowance, dagdagan ko doon sa sweldo ko para lang hindi ako matawag na inutil. Yun yung point ko doon. Kasi kung hindi ko rin kaya, mag-resign ako. Pero kung gumastos ako, ay bago ako mag-resign, bawiin ko muna. Ganun lang yung kasimple. Ha? Ganun rin yun. Kasi sa totoo lang sa politika, lahat yan magnanakaw. Totoo yan. Walang exempted yan.
Lahat yan magnanakaw. Bakit? Kasi yung ibibigay mo sa mga bisita mo, halimbawa, kapitan, ibibigay mo sa bisita mo, sa isang buwan, gagastos ka ng 40,000. Adi, abuno ka ng 10,000. Di ba? So, alam mo na, magnanakaw ka rin talaga. Kasi yung 30,000 para sa pamilya mo, ang daming bisita. Gumastos ka ng 40,000, di, abuno ka pa ng 10,000. So, alam na natin, wala kaya sabi ko, walang matinong politician na tumakbo. Kasi ako kung gusto ko lang tumakbo at marami nagpapatakbo sa akin, sabi ko, pag tumakbo ako ng politika at gumastos ako, siguraduhin nyo, babawiin ko yung sobra pa, may tubo pa. Ha? Adi, sabi ng mga iba, yung mga pangako hindi natupad, paano matutupad? In-advance nyo na yung project eh. Adi, babawi muna. Ngayon, pag may sobra sa project, yun na yun. So, sino may kasalanan? Butante. Pero hindi pala yung punto ko. Yung punto ko kanina, tumawag sa akin na kumambyo lang siya, nagalit na, hindi na pinapansin siya. Ano ba yan? Gusto nyo kayo lang maghari sa barangay? Hindi nyo inyo barangay. Kayo, tagapamahala lang sa barangay. Pagkatapos ng term ninyo, iba na naman ang mamumuno, iba naman ang hari ng barangay. Hindi naman katulad ng presidente, kasi presidente talaga ay nakatira sa Malacanang kasi para isa lang ang isecured ng armed forces o ng kapulisan. Pero from governor, mayor, and kapitan, huwag niyong gawing pag-aari ng taong bayan. Pag-aari ng taong bayan, tandaan nyo yan, hindi inyo yan. Caretaker lang kayo dyan. Okay, so much for that. Sinasabi ko lang yan. Para yung iba na hindi pa alam talaga, kasi may sumagot pa nga sa akin, hindi, kasi kamag-anak ni kapitan yan, ay hindi, kaibigan ni kapitan yan, kaya sila may ako na barangay. Ay mali. Mali yun, mali. Ang kapitan ay nagpapatupad lang ng batas at gumawa ng batas. Ordinansa. Yun lang yung trabaho nila. Pero yung magdi-decision, korte yun ang magdi-decision. Except yung mga pang-barangay ordinance, decision niya yun. But mayroon pang mga legal aspect yan na pinapakonsult ng mga abogado o legal expert. Kung ito ba'y nakabiolate ng batas o hindi. Ito ba'y nakatulong sa batas o hindi. So much for that. So sana, huwag niyong isipin na lagi na lang kayo dyan sa barangay. Merinig nga ako sa Rosario ba yun? Pasig, narinig ko. 20 years na silang namumuno sa barangay. Wala naman daw sila nakikita ang project. Kaya sabi nila, mabigat ang kalaban namin. Kaya ngayon pa lang, naghahanda na kami. Paano namin pabagsakin ang matagal nang namumuno sa aming barangay. So, okay lang yan kung may nakikita tayong project. Wala. Sa pandemic, ang daming nagka-problema sa pandemic. Doon yung nakita ngayon. Nung dumaan na pandemic, ano? Nakita ninyo kung sino yung mga inutil at corrupt na kapitan. Kapitan, pinag-usapan natin, hindi mayor lang. Kapitan lang ako nakapokus. 30,000 lang, pero pinag-aawayan yung position. Pag gumastos, mahigit sa milyon. Ay, saan nila kukunin yung pera? So, tandaan ninyo, pag tumanggap kayo ng pera, isipin nyo kung sino dapat, karapat dapat. Ang dapat na maging leader sa barangay, ha, laging nakikita natin sa kalye. Anytime, ha, ay, pwede nating hilain. Paano kung pag hinila mo, hindi sanay sa mga sulok-sulok ng barangay, hindi talaga pumunta yan. Pero kung yung barangay captain natin, kalit-liita na sulok, kaya niyang puntahan na mag-isa, yan ang maaasahan.
Ano? Yan ang maasahan. Katulad ni Pangulong Duterte, mayor siya. Pirbong, Davao City. Pinakalaking, pinakamalaking city sa Asia ang Davao City. Pinakamalaking city sa buong Asia. Pero bakit naiikot niya? Dahil masipag siya. Ang mandate sa kanya na, ng ating batas, ginampanan niya. Ikapit barangay lang, hindi mo maikot. Ano? Hindi mo maikot? Ano ba yan? So much for that. Paalala ko lang yan na walang tampuhan, magkakaibigan tayo. Pero sa paniniwala, ay huwag mo sasakupin yung paniniwala ng ibang tao. Doon ka lang sa paniniwala mo na magnanakaw sa inutil o sa inutil. Doon sa na alam mong nagtatrabaho ng tapat. Doon ka. Ito ang paniniwala ko. Ganun lang. Magkakabit-bahay tayo pero hindi tayo dapat maglaban-laban dahil sa barangay lang. Laban ng barangay. Ha? Nagagawa, dapat wala nga sweldo yung barangay para wala ng labanan. Kaya ang mas maganda yan, may volunteer na lang para talagang gusto niya mag-service sa bayan. Para walang gulo, walang away-away, walang agawan, walang sweldo. Ha? Walang sweldo. Ang gagawin niya lang, volunteer. Dati naman, wala nang sweldo yung barangay. Ha? Ganun lang. Kaya dapat ang mamuno talaga yung may pera na makatulong sa bayan. Hindi yung may pera galing sa bayan. Eh, ang inahabol naman doon eh. Protection. Maraming magbibigay. Okay? Maraming at... For example, ha, dito sa Antipolo City, ang dami yung pagkakitaan dito. Yung mga fan lang dyan, minahan. Yung mga araw-araw, parang hulo. Laging may bumba. Ewan ko lang. Mabuti hindi pa na-approvean ng yung Task Force Kalikasan. Ano? Pag na-approvean Task Force Kalikasan, tingnan natin kung mga may mga papilyang bumba-bumba niyan. Ha? Tingnan lang natin. Pag nabuo yung Task Force Kalikasan, alamin natin yung mga kayamanan. Sa Antipolo, daming pera dito. Dami pero ito kay pinagagawa sa project na lang, marami na. Okay, salamat. Salamat sa mga Vanguard of Democracy. I-report nyo sa akin kung sino yung mga barangay na pakupal-kupal dyan. At saka singilin nyo itong nakaraang pandemic. Yan ay wagayway nyo para dito makita katotohanan. Salamat.